A blessed morning, people of God. Welcome to our daily devotional. Ngayong araw po na ito, hayaan nyo na basahin ko ang salita ng Panginoon sa aklat ng Juan, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 11. Ang sabi po dito, pagkatapos manalangin ni Jesus, umalis siya kasama ang mga tagasunod niya at tumawid sila sa lambak ng Kidron. Pumunta sila sa isang lugar na may taniman ng mga olibo. Alam ng traidor na si Judas ang lugar na iyon. Dahil madalas magtipon doon si Jesus at ang mga tagasunod niya. Kaya pumunta roon si Judas kasama ang isang pangkat ng mga Romanong sundalo at ilang mga gwardiya sa templo na isinugo ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo. May dala-dala silang mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya sinalubong niya sila at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Si Jesus na taga Nazareth." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako iyon." Naroon din ang traidor na si Judas na nakatayong kasama ng mga taong naghahanap kay Jesus. Nang sabihin ni Jesus na siya ang hinahanap nila, napaurong sila at natumba sa lupa. Kaya muling nagtanong si Jesus, "Sino ang hinahanap nyo?" Sumagot silang muli, "Si Jesus na taga Nazareth." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ako iyon? Kung ako nga ang hinahanap ninyo, hayaan niyong makaalis ang mga kasama ko." Sinabi niya ito para matupad ang sinasabi niya sa Ama, "Wala ni isa mang mapahamak sa mga ibinigay mo na sa akin." Sa pagkakataong iyon, bumunot ng espada si Simon Pedro at tinaga ang alipin ng punong pari. Naputol ang kanyang tainga ng alipin, ang pangalan ay Malchus. Pero sinaway ni Jesus si Pedro, "Ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito. Sa palagay mo ba'y hindi ko titiisin ang paghihirap na ibinibigay sa akin ng Ama?" Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa drinking the cup from God's hands. Sa NIV po, it was written in John 18:11, Jesus commanded Peter, "Put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me?" It was after Jesus, when he uttered prayers for his disciples and the mission given to them, he went to the Garden of Gethsemane in the Valley of Kidron. With all the knowledge from what is about to happen to him, he met the people who will arrest him. They were with Judas Iscariot, his betrayer. It came to a point that even those who will arrest him fell on the ground because they knew and recognized the authority that was given to Jesus. In all of this, Jesus still allowed them to do what they have to, arrest him, in order to fulfill the prophecy. Peter, as one of his key persons, was too hot-tempered that he even struck the right ear of Malchus, one of the people who came to arrest Jesus, but Jesus rebuked Peter. Drinking the cup from God's hands means, first thing, not choosing what is good, but doing what is right. It could be good for Jesus to walk away and not face death, but it was right for him to obey the Father's command. Most things may be good to you, but not all good things are the right things. The real deal is the enemy of right thing is actually the good thing. It is a good thing to get enough rest and sleep. Tama ba? Sarap matulog. Lalo na, walang pasok. Yung iba, wala pa rin trabaho hanggang ngayon. But it is the right thing to pray and spend time with God amidst your tiredness. The thin line between what is right and what is wrong should be well identified in our conviction. Typically, it's choosing between pleasing yourself and others or pleasing the Lord. We have the right to choose. But we need to always consider that our freedom of choice is not absolute to the point of committing sin. It must be dependent on God's will and God's way.
As the lyrics of the song goes, I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. Drinking the cup from God's hands means seeking Him more to find Him more and love Him more. Drinking from His cup may mean being connected with Him all the more to love Him deeper. Yet, His cup doesn't only mean sitting beside Him all day long and be at peace like that of Mary in Luke chapter 10. It can also mean embracing the pain laid in the journey He has set. As in John chapter 8 verse 11b, shall I not drink from the cup of suffering the Father has given me? Tatanggapin lang ba natin yung mga mabubuting bagay? Eh paano kung yung mga nangyayari sa buhay natin, kahit na mapait, eh inaalaw naman pala ng Panginoon. Hindi ba natin yun pwedeng tanggapin? It's like the Lord is telling us that we should love Him not only because He blesses us, but even when He takes away from us, we still love Him. Not only in good times, but even in bad times. And that's how love works in all seasons of life. It's embracing the pain and then believe that sooner you will gain. Lastly, drinking the cup from God's hands means being obedient to God's will even to the point of death. God's cup does not only pertain to those which are good and pleasing to us. Sometimes, His cup may be bitter and painful that we need to overcome in order for us to grow and be matured. Character-shaping moments are necessary for us to understand His purposes on a greater scale rather than being pampered and do not progress at all. And these moments are laid upon the word obedience. How willing are we to obey Christ? Are we willing to give up everything for the sake of obeying Him? We can see from the passage that Jesus' obedience, even up to the point of death, He obeyed wholeheartedly the Father. It was also affirmed in Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Jesus demonstrated to us that a life of obedience and surrender is the life that pleases the Father. In good times and in bad times, in abundance and in nothingness, we must obey. Take the word Jesus uttered. Shall I not drink the cup the Father has given me? Doon lang ba sa mabuti? Doon lang ba sa masaya? Hindi ba pwedeng kahit na in pain, i-embrace ko pa rin kasi alam ko it is for my own growth. Surely, God will bring us to a place we never have yet in our lives. We need to trust Him. We need to drink the cup from His hands. And wherever He goes, we shall follow. Amen? Shall we all bow down our heads right now and pray with me? Almighty God, I just want to thank You for Your goodness and faithfulness upon our lives. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuturuan Mo kami na i-humble ang aming bawat sarili. Na sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan o nararanasan, tapat Ka at sapat Ka sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat for teaching us to obey You and follow You. In abundance and in nothingness. In good times and in bad times. Lord, turuan Niyo po kami na sumunod sa Iyo ng buong buo. And patuloy po ngayong oras na itong dalangin namin. Kayo pong manguna sa aming bayan, sa aming bansa. Magalingin Niyo po ang bansang Pilipinas. Salamat po sa wisdom ng aming presidente. Salamat for surrounding him with the right people. And we pray, God, na patuloy pagharian Mo siya at ang bawat desisyon na kanyang gagawin sa aming bansa. Lord, salamat sa Pampanga. Salamat sa Magalang. We are declaring COVID-free sa mga lugaring na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa aming mga simbahan.
We remember Hills of Glory Pandakaki, Hills Mabalacat, Hills Concepcion, Hills Masantol, and Hills of Glory Hong Kong. Salamat sa aming mga mentors. Salamat sa mga pastors. Salamat sa buhay ni Pastor Mark at ni Pastora Gwen. Bless them abundantly beyond measure. And Panginoon, salamat po sa panibagong umaga na binigay niyo sa amin na punong-puno ng pangarap at pag-asa. Salamat o Diyos, pinagkakatiwala namin ang lahat ng bagay sa iyong kamay. Ito pong aming samo at panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, and everybody will say, Amen, and Amen, and Amen. Good morning everyone. God bless you all.